ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Sinabi ni Jesus sa mga tao, talagang sinasabi ko sa inyo, walang sino man sa mga kilalang tao ngayon ang mas dakila pa kay Wang Tagapagbinyag. Pero mas dakila sa kanya ang pinakamaliit sa kaharian ng langit. Mula sa panahon ni Juan Bautista hanggang ngayon, ang kaharian ng langit ay marahas na sumusulong at mga may lakas ang silang umaagaw nito. Pagpoprofesiya nga lamang ang panahon ng mga propeta at ng batas hanggang kay Juan. At kung gusto nyo itong tanggapin, si Juan ang Elias na darating. Makinig ang may tenga. Ang mabuting balita ng Panginoon. Makinig ang may tenga. Isa itong paalala ni Jesus sa kanyang bayang Israel upang magsisi sa kasalanan at magbagong loob bilang paghanda sa pagdating ng paghahari ng Diyos. Hinihintay noon ng Israel ang pagbabalik ng propetang si Elias na siyang tanda ng nalalapit na ang araw na iyon. Sa pagdating ni Juan Bautista na ang kasuotan ay katulad ng kay Elias, inisip ng mga Israelita na maaaring siya nga ang propetang hinihintay. Sa pang-araw-araw na pamumuhay natin, nakatatanggap din tayo ng mga paalala at babala upang maging handa tayo sa mga pangyayaring darating. Isa na rito ang babala tungkol sa global warming. Matagal nang pinag-uusapan ito ng mga bansa sa buong mundo upang habang may panahon pa ay makagawa ng mga karampatang hakbang at maiwasan ang mga pinsalang maidudulot nito. Subalit naging mabagal ang pagkilos sa mga tao. Ang iba'y ipinagwalang bahala lamang ito dahil marahil sa paniniwalang matagal pa ito bago mangyayari. Dumating na nga at naminsala ang mga bagyong Ondoy, Pepeng at Yolanda. Nagkaroon na ng malalaking pagbaha sa mga bansang hindi nakararanas nito noon. Natutunaw na ng mabilis ang yelo sa North Pole at tumataas na ang mga karagatan. Maraming buhay ang nawala. Maraming ari-arian at kabuhayan na ang nawasak. Kapahamakan din ang ating magiging hantungan kapag hindi tayo nakinig sa panawagan ni Jesus. Darating ang Panginoon nang hindi tayo karapat-dapat humarap sa Kanya. Pagsasagawa, pagnilayan at tuparin mo ang mensahe ng Ebanghelyo sa iyong buhay.